Kamusta, Chosen Family? Sa video na ito ay ating pag-aaralan ang pitong mangkok ng galit ng Diyos na nakasulat sa libro ng Revelation. Kaya't samahan niyo ako at talakayin natin ang lahat ng ito. Mula sa templo'y narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa pitong anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng pitong mangkok ng poot ng Diyos. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok at nagkaroon ng mahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan ito. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. Ibinuhos naman ng ikatatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahal sa mga tubig, "Ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal, sapagkat natulan mo ang mga bagay na ito, ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ang mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila." At narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsasabi, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo." At ibinuhos din ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito ay binigyan ng kapangyarihan pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila. Ngunit sa halip na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastanganan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salag. At ibinuhos naman ang ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang karyan nito. Napaagat dila sa kirot ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga piksa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. At ibinuhos naman ang ika-anim na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, ang tatlong karumaldumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga espirito ng mga demonyong gumagawa ng kababalagan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na ang makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat sa kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapaya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak ng mangkok sa impapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. "Naganap na. Kumidlat."
kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng dikay ng tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang Tanyag da Babilonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding poot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umula ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa at nabagsakan ang mga tao. At inilabas na nga ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapanglabot na salot na iyon.